Okay, praise God. Isang mapagpalang umaga po sa lahat sa pangalan ng Panginoon. Ngayong umaga, narito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mula po rito sa Talim Island, tayong lahat po sa umagang ito ay magsisimula sa umagang ito upang ang salita ng Diyos ay ating pag-aaralan. Muli po, tayong lahat sa umagang ito ay mag-aaral sa salita ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon, sa bawat mga anak niya. At salamat sa Panginoon sa mabiyayang umaga. Salamat po sa magandang panahon. At bago po ako magsisimula, patuloy po akong bumabati sa ating mga kapatid dyan po sa lugar ng Iloilo, sa Guimaras. At ang aking mga kapatid dyan sa lugar na at ang Diyos ay ating pasalamatan, siya ay ating sambahin dahil siya yung Diyos na nagbibigay ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong umaga para sa bawat isa sa atin. Bilang lingkod ng Panginoon sa umagang ito, hayaan po natin ang kanyang salita, ang maging gabay natin, maging kasama natin sa ating gagawin pa para sa araw na ito. Kaya po bago po tayo dadako sa ating mga gawain, ano man pong ating gagawin, hayaan po natin ang salita ng Diyos ang siyang uunahin natin upang pag-aralan natin sa ating buhay paglilingkod. Muli po, isang mapagpalang umaga sa lahat. Tayo po ay dadako sa salita ng Diyos, mag-aaral po tayo dahil ang ating pag-asa ay ang Panginoon. At sa umaga po ito, ang ating pong pag-aaralan ay masumpungan po natin sa aklat ng Juan. Ito po ay sinalita ng ating Panginoong Jesucristo na makita po natin sa Kabanata 14,
mga talatang isa at tatlo. Pero niwala, ito'y madalas na rin nating nababasa, pero sa bawat umaga ng ating pag-aaral o pagbubulay ng kanyang salita, may panibagong mensahe, may panibagong ipapaunawa sa atin ng Panginoon dahil ito'y kanyang salita. Ang salita niya ay nagbibigay sigla, nagbibigay buhay, nagbibigay ng kapayapaan, lalo't higit nagbibigay ng dakilang pag-asa doon sa mga taong nagtitiwala o nananampalataya sa lahat ng pinangako ng ating Panginoon. At ulitin ko po, alam ko na ito ay halos alam na natin, subalit muli natin itong pagbulayan ngayong umaga. Dahil ito pong sinasabi ng Panginoong Hesus, dito po uli sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 4, mga talatang 1 at 3. At ito po yung ating teksto para sa umagang ito sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita. Sabi po rito, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at may paghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Muli po, salamat sa salita ng Panginoon, isang mapagpalang umaga at ang ating papaksain sa umagang ito, ito'y pinagmamagatan po natin ng ang pangakong pagbabalik ng Panginoon, ang dakilang pag-asa ng mga tinubos niya. Ulitin ko po muli sa bago pala po sumali o bago po ngayon nakapasok sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pong paksa ay ang pangakong pagbabalik ng Panginoon, ang dakilang pag-asa ng mga tinubos niya. At makita po natin yung talata na binabanggit po ng Panginoong Hesus na sa aklat po ng Juan 14:1 hanggang 3. Tayo muna ay lumapit sa Panginoon, tayo humingi ng kanyang patnubay, tayo manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpalang Diyos, sa umaga po ito, bawat isa sa amin ay lumalapit sa inyo para sa panibagong umaga na ito ng aming buhay, aming pundalangin. Ang salita niyo ay patuloy ito magbibigay sa amin ng magbibigay ng pag-asa, magbibigay ng kalakasan, dahil ang mga salita niyo ay punong-puno ng pag-asa, dahil kayo ang Diyos na kapag nangako ay inyong tinutupad. Kaya hayaan niyo po, O Diyos, bago po kami magpasimula ng aming gagawin para sa araw na ito, uunahin namin na pagbulayan ang inyong mga salita dahil ito'y buhay, ito'y pag-asa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Mula po sa dito po sa Distrito 8, mula po sa Talim Island. At ito po yung salita ng Diyos na ibinigay para sa atin sa umagang ito. Nasa kabila na ito po ya, gamit na gamit, pero ito ya, kapag ating itong pinag-uralan, tuwing araw, may panibagong pag-asa ito para sa ating buhay. Kagaya nga po ng paksa natin ngayon, ang pangakong pagbabalik ng Panginoon, ang dakilang pag-asa ng mga tinubos niya. Ito po ay ang paksang ito, ito'y patungkol sa bawat lingkod ng Diyos na nakakaranas ng iba't ibang aspeto ng buhay. Dahil alam po natin, ang Diyos ay nagbigay siya ng kanyang paalaala na kung paano sa huling panahon para sa kanyang mga lingkod ay magkakaroon po tayo ng mapanganib na panahon bilang mga lingkod niya. At ito'y para sa lahat, hindi lamang po sa iilan, maging sa kanyang mga lingkod, ito'y sinasabi niya. Nakagaya nga po na binabanggit ng Panginoong Hesus dito po sa chapter 24 ng aklat ni Mateo, o sulat
ni Mateo na ito ay kanyang narinig mismo sa pananalita ng Panginoon, kaya ito ay natala at nasulat na kung ating babasahin dito sa 24:6 hanggang 13 o hanggang sa mga sumusunod, nais ko pong basahin natin ito. Na ito po yung kaganapan, ito po ang posibleng mangyayari o dadanasin ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling panahon. At ang pangako naman ng Panginoon sa kabila na ang mga sitwasyong iyon ay talagang napakahirap. Kaya nga po yung ibang paksa din, ang pamagat niya, yun. Okay po, babasahin ko po ito, ang ilang mga bahagi na ating na sinasabi ng Panginoong Hesus na tinutukoy niya. Nang sabi po rito, makakarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, kapwa-bansa, at ang kaharian sa kapwa-kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ito po yung ating mababasa. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa at ipagkanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Ayun po. At talatang 11, maraming magpapanggap na propeta at lilitaw at ililigaw ang marami. Ang kasamaay sa ipulito lalaganap, ano pa't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Huling talata po, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po. Kaya po ngayon umagang ito, alam po natin ang kaganapan ngayon sa iba't ibang panig ng ating daigdig. Nakarang araw lamang po, nakaranas po ng kasakunaan o tinatawag ng iba ayon sa balita ay nagkaroon sila sa kanilang lugar na parang dilubyo na. Alam po natin kung ano yung salitang dilubyo, yung kapahamakan, yung pangyayari na hindi pangkaraniwan. Doon po sa lugar ng part po dito sa ating sa norte na kung paano nagkaroon po ng lindol at hindi lamang kahit po sa bandang Bisaya o sa Mindanao, alam po natin ang kaganapan na ito po yung isang babala na sa bawat lingkod ng Diyos na kung saan siya naroroon sa bawat lugar, may mga magaganap na palatandaan. Nakagaya nga po na yung ating binabanggit ngayon na sa ating paglilingkod araw-araw habang naghihintay tayo sa pangakong pagbabalik ng Panginoon, ang ating pag-asa, may iba't ibang kalamidad na nagaganap sa ating mga bansa, sa ating mga lugar o sa ating bansa o sa iba't ibang panig ng mundo. Pero sabi naman Panginoon, huwag tayong mabalisa. Iyon ang kanyang pangako doon. Kasi mismo binanggit ng Panginoong Hesus, kasi ang ating pinag-uusapan natin ngayon, tayo ngayon na nagsisikap, na magpapatuloy, na maglingkod sa Panginoon, mismo binanggit dito ng Panginoon dito sa John 16 na matiyak natin. John 16:33. Yun ay kanyang paghahabilin upang bigyan ng pag-asa at kalakasan ang mga anak niya. Gaya po binabanggit at pong mababasa, sabi po ng Panginoong Hesus dito, sinasabi ko ito sa inyo, okay po, sa 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakipag-isa sa akin. Mayroong kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ngayon loob na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. Ito'y isa sa mga talata, isa sa pinangako ng Panginoon at pinapahanda niya ang bawat isa sa atin na nakakaalam at bumabasa ng kanyang mga kautusan upang pagdating sa tagpo, kasi ang bawat isa sa atin, bawat individual na naglilingkod sa Panginoon, may iba't ibang mga
pagsubok o may pinagdadaanan sa buhay. Sa mga nakaraang panahon, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Minsan may mga problema sa pamilya o problema sa ministry o problema personal sa buhay ng sa buhay paglilingkod, pero pinaghanda tayo ng Panginoon. Nasabi niya doon, kaya yung tekstong ating binasa, yun ay binigay sa atin ng Panginoon para pagbulayan natin ngayong umagang ito. Sabi niya, ang lahat na kaganapan sa ating buhay, sabi doon sa talatang iyon ng tekstong ginamit natin, huwag tayong mabalisa. Amen po. Kundi manalig tayo sa Diyos. Dahil yun ay pangako ng Panginoon. Ang kapigatian dinaranas natin ngayon, ulitin ko po, sa bawat individual, lalo na po sa mga lingkod ng Panginoon, yung may mga ministry na destino sa pagmimisyon sa malayong lugar na papalayo sa kanyang pamilya, yan po ay isang bagay na maging pagsubok o paglalakbay o paglilingkod para sa Panginoon. Dahil yun po ay isa din sa binanggit niya sa aklat ni Timoteo. May isa pa po tayong bagay doon na isa din nga paghahanda na ito ay sinabi ni o pinahahanda o sinulat ni Pablo para sa kay Timoteo. Ikalawang Timoteo chapter 3. Ito'y paalaala din. Kasi sa mga huling panahon at nasa huling panahon na po tayo. Dahil sa mga nagaganap, kagaya na po ng ating binasa doon sa aklat ng Mateo kanina. Pero tingnan pa po natin kung ano ang binabanggit. Ito po may paksa, may pamagat sa taas. Kung tayo po ay nagbubukas ng ating mga Biblia, may paksa po dito sa bandang taas. Ikalawang Timoteo chapter 3. At talatang 1 at 4 lang po ang ating babasahin ng pamagat mula sa taas, ang mga huling araw. Ito'y isang patunay na sa huling araw, ito po yung haharapin ng mga tao. O bilang tayo mga lingkod ng Diyos, o mga tao nga nagsisikap na mamuhay ayon sa kanyang kalooban, pero ito yung kanyang habilin dito para kay Timoteo. Ayon kay Apostol Pablo, na sabi niya, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Pang-apat, hindi lamang iyan, sila ay magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip sa mga bagay, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Yung po kaninang binasa natin, balikan po natin yung binabanggit ng Panginoong Hesukristo dun po sa aklat ng Mateo, may isang bagay po doon. Given na po at naranasan na po natin yung mga digmaan, labanan, pero may binabanggit po siya dito. Balikan po natin yung aklat ng Mateo. Na ito po yung mapanganib na panahon. Bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos o lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, at yung kapaghatian binabanggit ng Panginoon doon sa chapter 16 sa huling mga talata, ay pinapauna niya sa atin na mayroon tayong kapighatian sa ating buhay habang tayo'y naglilingkod sa Panginoon o naghihintay sa kanyang pangakong pagbabalik. Ito po ang isang bagay na nagpukaw po o nagbibigay sa atin ng paalaala. Dahil balikan po natin muna yung binanggit ng Panginoong Hesukristo, yung kahirapan at pag-uusig na pwedeng danasin ng mga lingkod niya o ng kanyang mga alagad. Dahil ang kausap niya pa rito o kanyang inaaral, yung kanyang mga alagad na kanyang pinaalalahanan, na ito yung pwedeng danasin ng bawat
naglilingkod sa Panginoon o yung mga taong naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dito po sa kabanata, ito po sa kabanata 24 ng aklat ng Mateo, dito po yung talatang 12. Ito po ngayon ang isang mapanganib na nagaganap at hindi magandang pangyayari na atin pong nakikita. Nang sabi po dito, ang kasagama ay lalaganap anupat marami o anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yung kasalanan po'y lalaganap, ito po yung ngayon yung kalayaan na ginagawa ng tao na naging sanhi ng panlalamig nila. Nakalungkot po, may nakaraang linggo, tinalaki ko po ito dun sa aming charts, na ito po yung mga panahon na mapanganib sa paglilingkod natin sa Diyos. Lalo na po sa atin na mga lingkod ng Diyos, yung mga may hawak pong gawain, yung mga pastor na gumagabay sa mga tupa ng Panginoon, na ito'y atin sila panalahanin kasi ang panahon ngayon ay bukod po sa mga nabanggit na posibleng dadanasing kahirapan, mga tagutom, lindol, at naranasan na nga po natin, mga baha na yan, mga digmaan, pero ito po ngayon ang nakakabahala. At nakikita natin, yung ko lang po sa iba't ibang lugar, pero dito po ngayon, medyo ang aking nakikita ay ang iba po, lalo na po sa mga kabataan ngayon. Sila ngayon ay, ang panahon natin ngayon ay sinasabi nga po, yung binabanggit na panahon na yun, panahon ng namapanganib sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang kasamaay sa huling panahon ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kung ating titingnan at kung ating aralin sa buhay paglilingkod nating ito, lalo na po ulitin ko po sa mga lingkod ng Diyos na napapalayo o na malayo ang kanyang destino o malayo ang kanyang lugar, tapos sa ating pinangungunahan makikita natin ang ganitong tagpo, lalo na po sa panahon mga kabataan ngayon. Ito ya, aminin ko dahil ang aking pong hawak ay maraming mga kabataan, medyo napapansin po namin, napapansin ko po ng ibang mga kabataan natin ay naroon yung binabanggit ng hula o pagpaalaala ng Panginoong Hesus na sa huling panahon lalaganap ang kasamaan. At tiyak, ito po yung pinaka totoo na sa panahon ngayon sa mga kabataan o sa hindi man sa kabataan, yung may mga mananampalataya, may Kristiyano na itong huling panahong ito ay hindi man nila sinasadya, pero yung mga bagay na ginagawa, lalo na po sa gadget natin ngayon, dito po mga kabataan. At yun nga po, nabanggit dito ng ating pastor, nakatatapos lang po ng youth camp nakaraang buwan, na sa panahon ngayon mapanganib. Kasi gaya po sa gadget natin, napakaraming pagkakataon na pwedeng matukso o malibang ang sinuman. Hindi lang sa kabataan, maging sa mga tao. Pero kaya nga po ang binabanggit ng Panginoong Hesukristo dito sa huling talata at binanggit niya yung panganib na dadanasin ang kanyang mga lingkod, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga po kung wala tayong katapatan sa Panginoon, kung ang ating paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi natin lubos na pinahalagahan, posible tayo na makasama dito sa mga kasamaang nagaganap ay mapapabilang tayo. O posibleng manlalamig din ang ating pag-ibig sa Diyos. Ngunit, ang ating pinag-aralan ngayon o ang pinapaksa natin, anumang kaganapan, anumang pangyayari sa buhay paglilingkod natin, may kahirapan, sobra, maraming kahirapan po, tulad nga po dito ng mga digmaan. Salamat sa Panginoon dahil sa lugar natin hindi walang gaano, hindi gaya ng ibang bansa, na halos walang masusuutan. Ang mga pamilyang apektado sa labanan, sa mga digmaan, bansa laban sa bansa.
At yun ay pinaunang binanggit ng Panginoong Hesukristo. Subalit sabi niya, huwag kayong mabagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Kaya nga po, kung makakarinig tayo ng mga bagay o mga sakuna sa ating buhay na ito o sa panahon natin ngayon, ito'y nakahula na po. Amen. At ang kailangan lamang po natin ay panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Tayo po ng mga lingkod ng Diyos, maliwanag na sinasabi niya sa kanyang mga lingkod o sa mga anak niyang mayroong pagtitiwala sa kanyang pangako, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen. At lalo na po kung tayo po ay nahaharap sa iba't ibang sitwasyon. Hindi na po ako lalayo dito po sa aming lugar ngayon, may isa pong pamilya. Sigurong iba alam naman, naroon sa kanila ang matinding pagsubok. Pagsubok pinansyal, kasama yung physical. Sabihin, mayroong karamdaman sa kanilang pamilya. Pero ang kanilang pag-asa ay ang Panginoon. Bukod sa pag-asa ng Panginoon, kasi natural, kaya nga sabi dito, makakaranas o dadanas kayo, makakaharap kayo ng kapigatian sa buhay na ito. Pero tandaan ninyo, sabi ng Panginoong Isus dun sa John 16, na pagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Ang sanlibutan, tinutukoy ito ngayon, ang lugar kung saan tayo napapabilang. Amen po. Subalit, kung ating aralin ang binabanggit ng talatang ating ginamit kanina, lahat, kung ating pagbulayan, kung ating isipin, lalo tayo nakaranas ng pagsubok. Pero yung binabanggit na lalaganap ang kasamaan at marami ang manlalamig sa kanilang pag-ibig, paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, may isang bagay. Manlulupay-pay man tayo, manghihinam tayo, makaranas naman tayo pagsubok, subalit maliwanag po ang binabanggit ng salita ng Diyos. Ang sikreto lamang upang makapanatili tayo sa tulong ng Banal na Espiritu, sa kanyang salita, at manatili tayong panghawakan na may katapatan ang pagsunod at banal na pagkatakot sa Diyos, dahil ito yung sinabi ng Panginoong Isus. Makakaranas ang hindi lang iilan, buong sanlibutan o buong mananampalataya, kasama tayo ng mananampalataya sa ibabaw ng mundong ito ng kapighatian, ngunit ang kanyang sinasabi doon, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ngayong umaga po, hindi ko na po ito paghabain dahil tayo po sa umagang ito, sa ating pagbubulay sa salita ng Diyos na hindi po natin batid ngayon dito po sa mga viewers natin na nakabilang po na nakikinig o nanonood po sa ating pagla-live na ito. Hindi natin alam na sa pagkatapos ng mga sandaling ito, mayroon silang mga lakad. Mayroon silang malakad o may mga isipin, may mga problema na hinaharap. Ang kailangan lamang po natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Panghawakan po natin yung pangako ng Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya, na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. At baka makalimutan natin sa umagang ito, kung sino man po sa atin na may mga problema, nahihirapan na, binabanggit ng Panginoong Hesukristo dito, nahali kayo dun sa chapter 11 po, 28, na Kanyang pinapalapit. Huwag natin kalimutan, tayo mga anak ng Diyos, na sa atin ang pabor, na sa atin ibinigay ng Diyos ang karapatan na tumawag sa Kanya bilang Ama. At ang pangako ng Panginoon dun sa aklat ng Diyan, anuman ang ating hingin sa Kanyang pangalan ay ipagkakaloob sa atin kung tayo may pananampalataya sa Panginoon. Kaya po kung ating babalikan, atin lang po ipinakita ang katotohanan, ang realidad na nagaganap sa ating mundo ngayon, at ang isang bagay na hindi maganda sa ating pakiramdam, yung mga taong nanlalamig. Nanlamig sila, hindi doon sa kapigatian, kundi nanlamig sila dahil sa paglaganap ng kasamaan at napabilang sila.
Kaya nga po kung atin titingnan, puno ng problema, puno ng labanan, at totoo naman po yun. Hindi lamang ito ay labanan ng mga taong hindi nakilala sa Diyos, kundi maging tayo, alam po natin, ang ating paglilingkod, ang ating pananampalataya ay mayroon tayong kalaban, ang kaaway o si Satanas, dun sa Ephesians chapter 6. Siya ang ating lubos na kalaban. Kaya kung titingnan natin, kaya nga po, yung tagpong iyon na sabi dito na manlalamig ang pag-ibig ng iba, ibig sabihin yung pag-ibig nila, yung kanilang pag-asa o ang kanilang pagpapatuloy na panghawakan ang pangako ng Panginoon. Pero kung ating bulayin mabuti, kung ating kikilalanin ang binitawang pangako ng Panginoon, kasi ang Panginoon, siya yung nag-iingat ng kanyang pangako. Alam po natin lahat yan kung tayo nagbubulay lagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po ito yung topic na ito ang ating binigay sa ating lahat ngayong umaga. Na kung ano man po ang inaharap nating problema ngayon, naniniwala tayo may Diyos na tutulong sa atin. Pero may dakila tayong pag-asa. Kung iba sa atin ay matagal ng panahon nakakaranas ng mga pagsubok, o parang sinasabi na parang hindi ko na kaya, kaya po natin yun sa tulong ng banal na Espiritu, sa tulong ng Panginoon, kasi siya yung Diyos. Kaya nga po kung kilalanin natin siya sa kanyang panyaya, kung kayo'y lubos na napapagal, nahirapan ng lubha, 11:28 ng Mateo, hali kayo, magsilapit kayo sa akin. Huwag natin kalimutan, ang ating Panginoon ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na tumutugon ng ating pangailangan. Kaya po, ang talatang ito sa kabila na ating naranasan ang bagay na ito, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ang dakilang pangako o dakilang pag-asa natin, ang pangakong pagbabalik ng Panginoon. Amen po. Tingnan po natin yung binabanggit doon ng talatang ating ginamit. Sabi po dito, kaya nga, sa mga mapanganib na nating panahon ngayon, ang dakilang pag-asa natin, ang pangakong pagbabalik, yung ipinangakong pagbabalik ng Panginoon. At ito yung sabi niya sa talatang ating binasa. Dahil alam ng Panginoon na ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ay dadanas, kasi pinauna niya na nga po doon, sa 16 nandyan. Kaya balikan natin yung talatang iyon, at yun doon tayo ngayong umaga, magtatapos sa ating pagbubulay at tataglayin po natin ang pag-asang ito. Tama po, bawat isa sa atin ay nakakaranas ng pagsubok. Amen. Kapighatian. Subalit ang pangako ng Panginoon, ulitin ko po, ang kinin natin at taglayin natin ang pangako nito sa kabila na tayo nakakaranas ngayon. O humaharap tayo sa matinding pagsubok o nakakatakot kung tayo ngayon ay nasa lugar na banda ng tinamaan ng lindol, malalampasan natin yan dahil may Diyos na tutulong sa atin. Sabi doon sa aklat ng Hebreo, hindi ko kayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Subalit ito po yung maganda, nasa kabila na nakaranas tayo ng mga pagsubok at yung huling bahagi, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At ang kaligtasang iyong binanggit ng Panginoon na pangako niyang kaligtasan, walang iba po na madatnan tayo ng Panginoon na naging tapat, na umaasa sa kanyang pangako. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Dahil ito yung kanyang pangako, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo at parun ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At ang sabi niya, kapag naroon ako at ready o handa na, at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Amen po. Kaya po, mga kapatid, sa umagang ito, ano man po ang problema ang hinaharap natin, tandaan natin, ang Panginoon na nangako ng mga bagay na ito ay tutuparin niya. Kaya ito po ang ating dakilang pag-asa, ang pangako niyang pagbabalik upang iligtas tayo ng mga tinubos niya.
o alisin tayo sa ibabaw ng mundong ito na puno ng kahirapan. At bago po tayo magtatapos, nais ko pong magbigay pa ng mga talata na magagamit natin para sa umagang ito bago po tayo magpatuloy kung ano man pong ating gagawin. Mayroon ng iba, may mga transaksyon sa kanyang buhay paglilingkod. Sinasabi po ng ikalawang Pedro, ito po yung maiiwan po natin ngayong umaga. Ikalawang Pedro, kabanata 3, talatang 13. Na ito po yung binabanggit. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng Diyos. Ito po yung ating hinihintay. Dahil ito po yung pangako ng Panginoon sa kabila nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ibabaw ng mundong ito sa ating mga ministry. Panghawakan natin. Yun ang ating dakilang pag-asa. Ang pangako ng Panginoon na binabanggit niya kanina. Huwag kayo mabalisa dahil sa bahay o sa tahanan, sa bahay ng aking ama, ay maraming silid o maraming tahanan doon nihanda niya. At kapag ready na ang lahat ng bagay, muli akong babalik yung pangako ng Panginoon para iligtas tayo sa kahirapan. Alisin tayo sa ibabaw ng mundong ito. At may binabanggit pa rin si Apostola Pablo sa huling talata po natin na kanyang paalaala at binigyan ng lakas loob ang kanyang mga kapatid o mga kapatiran doon sa lugar ng Tesalonika na ito din ang ating mababasa. Unang Tesalonika, kabanata 1, talatang 10. Ito po ang nakalagay. At maghihintay sa kanyang anak na si Jesus, siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Amen po. Yun ang ating dakilang pag-asa. Naghihintay tayo ngayon dahil alam po natin minsan kapahintulutan ng Panginoon ang nangyayari sa ibang mga lugar para ipadama niya, ipakilala niya na walang magagawa ang sino man tao maliban na sila ilalapit sa Diyos. Kaya ngayong umaga, sa ating pagpapatuloy ng ating panggagawin, sa ating paglilingkod, sa ating mga hanap buhay para sa ating pang-araw-araw ng pangailangan, huwag tayong malungkot. Huwag tayong mabalisa yung binanggit ng Panginoong Hesus. Manalig lamang lagi tayo sa Kanya. Pero, malalampasan natin ang bagay na yan. Ito yung dakila nating pag-asa, yung pangakong pagbabalik ng Panginoon. Dahil sabi niya din kung saan siya naroon, tayo din ay doroon. Sige po, ako'y naniwala sa kanyang mga salita na magbibigay sa atin ng kagaanan sa sitwasyon na hinaharap natin ngayon. Kailangan na natin magtiwala sa Panginoon. Dahil ang ating Diyos, siya yung nag-iingat ng kanyang pangako. At ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Tayo manalangin sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, aming Diyos. Sa umaga po ito, alam niyo po ang sitwasyon ng bawat lingkod ninyo, ang bawat mga anak po ninyo. May iba't iba kaming hinaharap na suliranin, pagsubok sa buhay. Subalit maraming salamat po dahil sa pangako ninyo ay nagbibigay ito ng pag-asa at kagaanan sa aming mga buhay. Na kayo ang Diyos na totoo. Kayo ang Diyos na kapag nangako ay gagawin po ninyo. Kaya po dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, kung sino man po sa aming mga kapatid, sa inyong mga lingkod, ang nangailangan ng tulong mula sa inyo, kami po ay lumalapit at namamagitan para sa inyo. Ang inyong tugon sa kanilang pangailangan, kayo po Diyos ang magkaloob sa kanila. At sa umaga po ito, sa aming mga kapatid, na kung sila po ay may mga lakad, magbabiyahe, dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patnubay, ang inyong pagsama, ang inyong pag-iingat sa kanila, kung ano man po ang kanilang lakad, kayo po, Panginoon, ang aming kinikilala na makapag-iingat sa aming mga buhay. At maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pangako sa amin. Na kung paano napagtagumpayan nyo ang sanlibutan ito, sinabi nyo sa amin, kami ay higit pa sa mananagumpay. Lagi kami magtatagumpay kung kami ay aasa sa inyo, Panginoon. Kaya nga po, Diyos, muli, ang bawat sa amin sa araw na ito,
sa aming mga gagawin pa at sa aming mga ibang mahalagang gawain. Ang aming dalangin, ang inyong patnubay, ang inyong pag-iingat ay aming hinihiling sa inyong pangalan. Purihin po kayo at patuloy kaming aasa na ang paglilingkod namin, ang kapighatiang binanggit ninyo sa huling panahon ay hindi kami dapat mabalisa kasi nangako po kayo sa amin. Muli kayong babalik upang kung saan kayo naroon aming Diyos, kami din ay doon. Kaya po, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin, mga lingkod ninyo. Kayo, Panginoon, sa inyo po namin pagkatiwala ang araw na ito, ang maghapon na ito. Salamat po sa inyo. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Muli, sa mapagpalang umaga po, mula po rito sa Talim Island, Distrito 8. Salamat sa Panginoon.